Oh. Balikan natin yung sinasabi ni Senator Soto. May punto po yung mama. Kayo dyan, Trillanes, Ontiveros, Lagman, Bagilat, Congressman Alejano, at saka yung ilang justices sa Supreme Court. Mga sir, pumunta kayo sa Mindanao para malaman ho ninyo, ma-feel ho ninyo kung bakit kailangan ng martial law. Ha? Mahirap po yung nakikinig lang kayo sa mga sabi-sabi, napapanood nyo sa TV, hindi po ninyo nararamdaman yung delikado, pagka-delikado na isang lugar. Kung nasa opisina lang po kayo dito sa Metro Manila, kung kayo nagpapasarap-sarap dyan sa opisina ninyo sa Senado, o kaya sa Ayala Alabang, o sa Forbes Park, o kung saan man kayong nakatira, o sa probinsya kayo, napakalayo. For example, si Lagman sa Bicol, itong si Bagilat, yung lagi nakabahag na congressman sa Mountain Province, ha? Napakasarap ng buhay ninyo, napakalayo nyo sa Mindanao. Bakit hindi kayo bumaba doon? Doon bumaba kayo para malaman nyo yung mga tao, yung sentimento, yung pulso, ha? Hindi yung salita ka ng salita, nasa Metro Manila ka, nasa malayo kang probinsya, ha? Wala kang karapatang magsalita. You do not have the fucking right to talk about lifting the martial law because you are in Bicol or because you're in Mountain Province or because you're in Metro Manila. Pero siguro pag nandoon ka na sa Marawi, nararamdaman mo umuuga-uga, naririnig mo ang bomba, naririnig mo yung mga salitang Allahu Akbar, ha? Siguro baka magbagong isip mo. Puro kayo salita, puro kayo satsat. Eh, tama lang na, Diyos ko po naman. Dapat pumunta kayo doon, ha? Alejano, Lagman, Trillanes, Ontiveros. Why don't you fucking go there so that you can experience firsthand? Maaamoy ninyo yung pulbura ng bala, makikita yung sundalo ng Maris na may tama, o namamatay na, na binobomba, 50-50 na, ha? Mararamdaman nyo, ha? Mga sundalo na namamatay na sinasabi, Mama, tinatawag ang nanay nila, o anak, I love you, ha? Bakit hindi kayo putang ina nyo pumunta roon? Para maramdaman ninyo yung putang ina, yung feeling, the feel. Ako ho kasi, I've been covering wars. So many fucking wars have been. Nakikita ko yung mga sugatang sundalo, crying, looking for their wife. Ma, mahal kita. Before, bago sila malagutan ng hininga. O anak. O yung iba sasabihin pa sa official nila, hawak-hawak yung kamay. Sir, pakisabi po sa bunso kong anak na 4 years old, mahal ko siya. Mag-aral siya na mabuti. Ano kaya pakiramdam ninyo when you fucking see that? When you are there, you are listening and hearing. Putang ina, salita kayo kasi yun ang salita na walang martial law. The only way to finish this is martial law. Tapos meron pang isang mahistrado dyan is talking about putang ina. Eh kasi, paano na lang yung mga nakatakas ng mga rebelde pumunta sa Metro Manila? So, wala na rin silang, hindi na rin sila kailangan habulin ng search warrant, arrest warrant. Naturalmente, justice, sir. Hindi po ako abogado, pero it should cover. Di ho ba? Galing siya sa Mindanao, galing sa Marawi, tumago siya sa Quiapo o sa Taguig. Fuck that. Kailangan applyan ko ng search warrant or arrest warrant? No, Your Honor. Dapat hulihin yun dahil running ho yan eh. Sinusundan siya, di ho ba, sir? Nasa criminal law yun. Pag nakita ng otoridad yung suspect, kahit na nasa loob siya ng bahay, yung crimen ginagawa doon or nagtatago doon, he can fucking go inside, di po ba? Pag sasabihin niyo na, so yung habeas corpus, nakakatakot naman yung ginagawa ni Duterte kasi baka hanggang Metro Manila umabot yung habeas corpus. Naturalmente, your justice, sir. Pag nagtago rito yung maote, anong putang inang gagawin natin? Kukuha ho tayo ng search warrant muna. Pag nagtago siya dyan sa isang bahay dyan. Sir naman, of course you don't need that fucking goddamn warrant anymore. Kung maote yan, nagtago rito, nandito ngayon sa Metro Manila o nandyan sa Visayas, ma-apply mo ba na search warrant, sir? Putang na hindi, kasi wanted nga ho siya sa Mindanao eh. Salita ho kayo ng salita. You keep on fucking talking na akala nyo kayo ng pinakamagaling sa mundo. Porkit mga senador kayo, porkit mga congressman, porkit mga
Nag-aral ko ng abugasiya para naman kami mga tanga. Nag-iisip din ho kami. Kung gusto ho ninyo malaman, may mga utak din ho kami. We also fucking think. Hindi po kami kagaya nyo daldal ng daldal. We think with our hearts. Nag-iisip po kami kasama yung puso namin. Bago ho namin ilabas sa bibig namin. Kasi ho kayo, labas muna sa bibig bago ninyo iakit sa utak ninyo sa puso. For us, listeners and viewers, we think what we see goes up here. Pagdating ko dito, it comes down here in our heart pa nga. Pangalawang desisyon, before we blurt it out. Hindi kagaya na, kagaya yung mga putang ina nyo, you don't give a fuck. Dal-dal kayo, hindi kami, kontra kami sa martial law. Maganda lang kayo, pag-uuntugin mga ulo nyo, mga demonyo kayo. Sons of bitches. Bisa makatulong kayo, you are not fucking helping, you are helping the fucking enemy. The enemy are laughing and happy and clapping. Nagpapalakpakan ng putang ina maote habang kayo putang ina sinasabi i-lift ang martial law. Dahil yan ang gusto ng maote. To lift the fucking martial law. Parang ano, apply ng search warrant, arrest warrant. You are giving a free hand. You are helping the fucking enemies, you stupid motherfuckers. Hindi ho ganun. Hirap na hirap ang mga putang ina sundalo natin. Kaya mga putang ina nyo dyan sa Kongreso, sa Senado, ilift ang martial law. Paano ko kayong kapatid mo sundalo, nanay mo, anak mo sundalo, congressman, senador? Anak mo sundalo, marines nandoon, ang ibang bakbakan, sarhento, lieutenant. Ano kaya ang putang inang gagawin nyo? Pamangkin mo, justice. Pamangkin mo, nandoon ang ibang bakbakan. Sasabihin mo, alisin ang martial law? Putang inang yan. Alam mo na ayaw ng maote ng martial law. The maotes and the abusayabs, they do not like fucking martial law. Stupid fuck.